tutuloy natin itong ating paksa na knowledge of truth of the gospel. Napakahalaga nung yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na ang sinasabi doon ay ito ang mabuti at katanggap-tanggap sa Diyos na tagapagligtas. And then sabi ng verse 4 na siya ang may ibig na ang lahat ay maligtas at makaalam, come to the knowledge of the gospel, makaalam ng katotohanan ng ebanghelyo. So yung word na knowing is napaka-importante. Ano po, hindi lamang tayo nagbe-base na tanggapin mo lang si Kristo, nag-confess ka, nagsisi ka ng iyong kasalanan, ay sapat na. Marami kasi ang parang ang basihan ng pagiging Kristiyano is doon lamang sa confession. Alam niyo po sa katotohanan, ang totoo ay magiging tunay ang iyong kaligtasan at pagkaunawa sa kaligtasan ay yun ay nanggagaling sa pagkaalam ng liwanag ng Ebanghelyo. At napag-aralan natin last Sunday na nakapaloob sa Ebanghelyo, sabi nga, ano ba yung Ebanghelyo? Si Jesus at ang kanyang ginawang katubusan na tinapos sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan, di ba? Ang kanyang pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay na maguli. At sa tatlong bagay na ito, maunawaan natin na kailangan maunawaan natin yung mga linaw ng mga ginawa ng Panginoong Jesus na napag-aralan natin last Sunday sa Romans 8:3 na ang sabi doon ay isinugo dahil sa kahinaan ng laman na sumunod sa kautusan, yung sin of the flesh, no, yung sin is a noun, ay ang sabi doon ay isinugo niya ang kanyang anak sa anyo ng makasalanan ng laman. Nirepresent niya yung kahinaan o kasalanan ng tao. At hinatulan ito doon sa krus, di ba? Hinatulan, yan, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Oh, di ba? Sinugo yung kanyang anak na kawangis nung makasalanang laman. Na yun nga ay yung, sa lahat ng tao, lahat tayo, meron tayong flesh at nananahan dyan ng sin. He condemned sin in the flesh. Yun ang maganda eh. Hinatulan niya itong kasalanan na nananahan sa katawan. That's why ang sabi ng Romans 8:9, dahil sa ating pagpunta sa pananampalataya, sa pagpunta sa paniniwala sa Ebanghelyo, sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na pag-aralan natin na ang tinapos na ginawa ni Jesus na yung kanyang dugo ay nabubo doon sa krus ay ginawa niya ito sa eternal spirit. Kaya sabi doon ng Romans 8:9, dahil sa pananampalataya, ngayon tayo ay wala na sa laman. In the sight of God, in the spirit, tayo ngayon ay nasa spirit. If indeed the spirit of God dwells in you now, if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. Sabi diyan, wala na tayo ngayon sa laman. By faith, dahil ang laman na ito ay hinatulan na. Ito ay napako sa krus, and then inilibing, o namatay, no? At inilibing, at ang tanong ko nga ay kung ito ba ay namatay, nakikita pa ba natin ito? Di ba ang isang namatay, wala na? Gone. Sa mata ng Diyos, ay ito ay namatay at nalibing na. Amen. So yun yung ating pagtitiwala na dahil ang kanyang tinitingnan ay ang ginawa ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. And then, makikita natin na ang mahalaga yung ating pananampalataya sapagkat doon sa ating pinag-aralan last time, yung sinasabi ng Romans, Ephesians chapter 1, di ba nagsimula tayo sa verse 1. Sabi dyan ay, grace to you and peace from God our Father. Sabi ng verse 2, tinitiyak na talagang ang biyaya at ang kapayapaan ay sa Diyos lang nanggagaling, sa Diyos ating Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So ang tunay na biyaya, ang tunay na kapayapaan, dahil
dahil bakit sinabing biyaya? Dahil si Jesus ang gumawa para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, para tayo ay maging matuwid, para tayo ay tunay na maging anak. Kaya si Jesus ang yun ang biyaya. At peace, dahil tayo ay nasa ministry of reconciliation according to 2 Corinthians chapter 5 verse 19, na kung saan ay hindi na iniimpute, kung sakali man na tayo ay magkamali, ay hindi na iniimpute. That's why tayo itinuring ng kaibigan, ang sabi ng 19, itinuturing ng kaibigan at hindi na parang kaalit. Actually, hindi naman nakikipag-away ang Diyos sa atin eh. Ang kasalanan lang ang parang naging wall, hadlang. So meaning, makikita natin na ngayon ay meron na tayong mapayapang pakikipag-ugnayan. Huwag niyong pakalilimot. Ito yung napakaganda na kalalagayan natin. That's why tayo ay blessed na, di ba? Nasabi ng verse 3 ay pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual, di ba? Ang napakaganda doon ay yung pag-inunawa nating magaling na hindi ang blessing ng mga anak ng Diyos ay ano lang, portion or 90%. Hindi. Lahat ng pagpapalang espiritual, pinagpala na tayo. And then, ang sabi ng verse 4, ayan na, doon tayo nagtapos eh. Ang sabi ng verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the earth, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa kay Kristo, upang tayo maging banal, walang kapintasan sa harap niya. Paano ba tayo naging banal? Paano ba tayo naging walang kapintasan? Sa iba ay walang kulubot. Di ba? Paano ba nangyari yon? Dahil sa ginawa ni Jesus. At dahil sa ating pananampalataya, yan, sabi nga doon, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him. Yung word na alam na ng Diyos, nakita na tayo ng Diyos bago pa likhain. Imagine, bago pa likhain, we are chosen, elect, di ba? Pinili na tayo ng Ama, nakita ka na niya. Sabi dyan, before anything else, alam na ng Diyos, no? God already chosen us. Pero gusto kong linawin na hindi po ito yung paniniwala ng kagaya na sinasabi ng mga Calvinists, na parang ang pagpili ay pinili na niya kung sino ligtas at kung sino hindi maliligtas. Hindi, iginagalang pa rin ng Diyos sa atin yung tinatawag na yung ating free will. So meaning, nakita na ng Diyos kung sino yung mananalig. Hindi niya i-violate yung ating decision, yung ating pagtanggap. Kasi mayroon tayong free will. Mayroon talaga lang siyang yung tinatawag na alam na niya ang lahat. Kaya sinabi niya na before the foundation of the earth, ay nakita na niya tayo. Alam na niya na ikaw ay tatanggap at sasampalataya. Di ba, napakapalad natin. Pero hindi po yung basta pinili lang na kung sino lang ang gusto niyang maligtas. Kung hindi, alam niya kung sino ang mananalig. Tingnan natin itong John chapter 6 verse 64. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning. Tingnan niyo, di ba? Yung word na alam na niya or for knew. Who they were, who did not believe, and who would betray Him. Sa panahon ng mga Hudyo, kita na rin ng Panginoon kung sino yung maniniwala sa Kanya at kung sino yung hindi maniniwala. So, nandun yung word na iginagalang pa rin ng Diyos at talagang ang requirement pa rin para sa kaligtasan is manampalataya, maniwala. Di ba, napakapalad mo, napakapalad natin na nag-decide ka, naging maliwanag sa'yo at totoo itong ginawa ng Ama sa pagkasugo niya sa Kanyang anak dahil mahal niya tayo. Para tayo ay maging pag-aari niya. Kanya tayo, Kanya. Napakasarap bulay-bulayin nung yung ako'y pag-aari ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo, kaya tayo ay Kanya. Pag yun ay lagi nating tinatanggap sa ating isipan at sa ating mga puso dahil tayo ay nanampalataya,
yung ating desisyon ay tinanggap natin siya. At ang napakaganda is talagang siya yung magiging priority mo sa yung maunawaan natin ang kanyang ebanghelyo, yung ganda ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Lalong magkakaroon ka ng kapanatagan, bagaman sa lupang ito, totoo na hindi nawawala ang mga kapighatian. Minsan meron kang mga problemang dumarating na hindi mo in-expect na kung sa sarili mo ay hindi mo kakayanin. Pero ang kagandahan, pag naunawaan mo na alam, ako'y pag-aari ng Diyos, magkakaroon ka ng kapanatagan na nagmamalasakit siya. Kung tayong mga magulang ay nababalisa minsan sa ating mga anak, lalo na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Di ba napakaganda niyan? Pinili ka niya kay Kristo, in Christ. At noong nakaraan nga, pinag-aralan natin na talagang design na ng Diyos in Christ. Before the foundation of the earth, ayun na yung talagang pinaka-purpose ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nabuhay ang tao ay para maging kanya at maipamalas niya yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagmamalasakit, at wala siyang iniisip kung hindi yung kanyang kung ano yung mabuti, yung sabi ng verse 4, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap. At tayo ay makaalam ng katotohanan ng kanyang mabuting balita o ebanghelyo. That's why, talagang focus lang tayo eh. Doon lang iikot yung ating pananampalataya sa ebanghelyo. Sabagat ang sabi ng Romans 1:16, ito ang kapangyarihan ng Diyos na sa ikaliligtas ng mga sumampalataya. From faith to faith, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang sabi naman ng kaya sabi niyan, God still respects our decision. Tandaan niyo, ang pagpili sa atin ay dahil nakita na niya kung sino ang magdedesisyon na kanyang anak. Nakita ka na ang bawat isa sa atin kung ating unawain ng lubusan. Kasi ang Diyos ay meron siyang foreknowledge, at ang meaning ng foreknowledge is awareness of something before it happens. Yan. Bago pa mangyari, nakita ka na ng Diyos. Nasasampalataya ka. Di ba napakasarap, parang mystery nga eh. Ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga naunang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Bagaman ito unang naka-address sa mga taga-Tesalonica na mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay may isasama na rin natin ang ating mga sarili na talagang wala kang magagawa kundi laging magpasalamat sa Diyos, at yun ang ginawa ni Apostol Pablo, na tayo ay nakabilang sa mga pinili para pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig. No, makita niyo ba yun, yung kahalagahan ng pananalig sa katotohanan? Diba? Pag sinabi po kasing katotohanan, maliwanag sa iyo ang ginawa ng Panginoong Jesus na ikaw ay ligtas. Wala ka ng pag-aalinlangan. Ito po yung kagandahan kung nung nag-aaral talaga ng lubusan na nagiging malinaw sa iyong isipan at sa iyong puso. Ito pa ang isang napaka-suporta ng mga talata na yan na tayo ay pinili. Sa 1 Peter chapter 1, verse 2, ang sabi diyan ay, elect according to the foreknowledge of God the Father. Diba? Pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. O yun yung foreknowledge. Ayon sa kanyang kaalaman na mula pa, pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya banal na po tayo. Hindi na po tayo pwedeng iwanan ng Holy Spirit eh. Ano, diba? Yun yung nagkakaroon ka ng katiyakan. Iiwan pa ba ikaw ng Holy Spirit kung sakaling ikaw ay magkamali? Di ba malinaw naman yung ating mga napag-aralan na sa paningin ng Diyos, wala na tayo doon sa sin of the flesh. Kasi inilibing ito, namatay ito, inilibing pa. So hindi na ito nakikita.
Kaya naman tayo, dapat nakikipagkaisa, pumupunta ka sa Espiritu. So yun yung pagpunta mo sa Espiritu, kung ano ang paningin ng Diyos. Di ba? Yun yung consciousness mo na wala na to. Kaya maintindihan natin yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:19 na tayo ngayon ay itinuring na kaibigan. Dahil kung sakali man tayo magkamali, hindi na inaalala or wala nang inaalala or ini-impute ang Diyos sa ating, kung sakali man, kasi nga, sa totoo lang, sa natural, is andito pa yung flesh. Pero sa paningin ng Diyos is, kinondend na niya to, ipinako pa sa krus, sabi nga ng Colossians, yung masamang hilig ng laman, yung circumcision, spiritual circumcision. Bisan pag-aralan din natin yan. At sa mga cell group, yan po ay talagang nililinang natin. Para andun yung kagalakan, yung joy, na hindi maaagaw. Dumating man si problema, dumating man anumang mga sirkumstansya, nagdidigma sa Ukraine, pinagpe-pray natin na sana tumigil yan, pero kung anuman ang mga sirkumstansya, hindi mawawala sa atin ang kapayapaan. Amen? Kaya napakahalaga na yung isipan natin ay mapuno ng kaliwanagan at katotohanan at kaalaman sa Ebanghelyo. Ipag-pray po natin na marami kasing mga believer na siyahan na lang na tumanggap kay Kristo, parang wala nang appetite sa salita ng Diyos. Minsan ganun eh. Minsan mayroong nalamangan pa ng ibang mga bagay. Hindi dapat mangyari yon. Sapagkat ito yung pinakakayamanan natin. Itong ginawa ng Panginoon, wala nang hihigit na kayamanan dito. Sabi ko nga, bakit ba nasabi ni Haring Solomon na ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Hindi naman tayo mga Kristiyano na parang hindi na nagpapahalaga sa material, physical, financial. Hindi. Sa totoo lang, sabi ko nga, bagaman may kanikanyang mga insight ang maraming mga mangangaral at tayo ay nakapokus talaga na about sa end time is halos marami ay naganap na. So marami, nung araw, makakarinig ka na pagka sa pinag-usapan, magpapagawa ng bahay, magpapaisa, huwag mo na masyadong pasirin yan, baka darating naman ang Panginoon. Ayun na, malapit ng mga tanda. Para bang ganon, so kung tutuusin ay, parang hindi napapahalagahan lubusan yung mga material at mga bagay na ito nga sa buhay sa lupang ito. No, part of blessing yan. Pero kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus mismo na huwag kayong sumunod sa akin dahil lamang sa pagkain na papanis at nasisira, sapagkat ang gawin ninyong pinaka-priority, sumunod kayo sa akin ay dahil sa buhay na walang hanggan. So meaning, matutunan nating makita ang pinaka may value, higit na mas mahalaga. Okay, nabubuhay tayo sa lupang ito pero alam natin temporary lang ang lahat ng bagay na to. Tama? Temporary lang yan. Pero hindi masamang mangharap, hindi masamang mag-business, hindi masamang mag-isip ng mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, di ba sa Matthew 6, huwag yan ang inyong masyadong atupagin na kagaya ng mga hintil. Nakapokus lang ang isipan nila. Matatapos din yan. Iiwan mo rin yan. Okay, gusto ng Diyos habang nasa lupang ito, puprovide siya ng ating lahat ng pangangailangan. Kaya nga siya gumawa ng nag-multiply siya sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isa nang makita niya magugutom ang marami. Concern siya sa pangangailangan pisikal, sa pangangailangan material, pero tandaan natin, ang kanyang agenda ay yung kanyang gagawin na kalayaan mula sa kasalanan na magiging hadlang yon. Kasi ang gusto ng Diyos, ang makapiling niya tayo magpakailanman. Amen? Kaya sabi dyan, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Sa pamamagitan niyan, makikita mo talaga ng lubusan ang kagandahang loob ng Diyos at ang kapayapaan na ibig niya na maghari sa ating puso't isipan. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Meaning, mahalaga yung kumain ka at uminom, pero hindi talaga yun ang pinaka-importante. Hindi ang kaharian ng Diyos ay ano, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, di ba? Yun yung napaka ganda yung sinasabi na eternal kingdom o
hindi physical kingdom na ini-expect ng marami na makikita nila. Eh, sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, kasi sabi ng mga Hudyo dun sa, kung hindi ako nagkakamali, ay sa Luke 17 yun. Kailan mo ibabalik ang kaharian ng Diyos? Ay sabi ng Panginoon, tandaan nyo to, ang kaharian ng Diyos ay hindi ma-observe dun sa nakikita, naroroon o naririyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nyo. Amen. Nilinaw niya yon. Spiritual kingdom, hindi po physical kingdom na ang daladala ng Panginoong Jesus. Kaya never na mag-expect ka pa na magkakaroon ng physical kingdom. Ang totoo, ang talagang daladala niya is spiritual kingdom. Kaya kung bakit lagi tayong dinadala ng Panginoon na ang kahalagahan ng naglumakad sa Espiritu. Diba? At huwag lamang dito sa mga bagay ng material, physical. And do not fulfill the lust of the flesh, sabi ng Galatians chapter 5. Sabi ng Romans 8:29, ito pa yung isang maganda. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos. Laging ganun, di ba? Mulat mula pa, God for you. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Kung yun tayo yun, kabilang ka doon. At ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Kaya yung holiness is sineferate, pinili. So, minsan kasi mas binibigyan ng value na ang holiness ay doon lang sa moral. Part yon. Pero ang talagang holiness is yung ipinili ka, ibinukod ka, tinawag, inelect tayo ng Diyos before the foundation, di ba? Para tayo maging kawangis ng kanyang anak. Di ba? As Christ is, so are we in this world. Habang tinitingnan natin ang gospel, tayo ay naging wangis na ni Kristo. Siya yung ating panganay na kapatid at tayo ay kanyang mga kapatid at kabilang din tayo sa mga anak ng Diyos. Kaya sabi doon, He also predestined to be conformed to the image of His Son that He might be the firstborn among many brethren. Ang sabi ng verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. Kaya tinawag tayo, pinawalang sala tayo at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagina ng kanyang kaluwalhatian. Ang ganda niya sa King James Version. Sabi diyan, and whom He justified, alam niyo yung salitang justified, pag justified ka, ay ang ibig pong sabihin ng word na justified ay talagang malinis ka as in parang, hindi lang parang, kundi wala ka ng kasalanan. Amen. Justified. So yun yung pong napakagandang maunawaan natin. And sabi dyan, sa verse 30, moreover, whom He predestined, this He also called, whom He called, this also justified, and whom He justified, this He also glorified. Glorified na tayo. Parang ang hirap tanggapin. Glorified na tayo. Amen. Amen. Marami nag-aantay na kailangan kaya tayo mag-glorified. Na-glorified na tayo. Past tense na po yun eh. We are already glorified in the sight of God. In the sight of God, yung may kabulukan, yung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Bible, ang dugo at ang laman ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo ay mananatili sa paningin ng Diyos na nasa sin of the flesh, kung hindi niya ito kinondem, kung hindi niya ito inilibing, di ba? Kung hindi ito namatay at inilibing, tayo sa paningin ng Diyos ay nasa corruptible, yung may pagkasira at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. That is why, tayo ay glorified na. Malinaw yung sinasabi. Glorified na tayo. In God's reckoning, sa paningin ng Diyos, glorified ka na. Ano pang aantayin mong mag-glorified ka pa? Dahil sa Ebanghelyo, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano yung Ebanghelyo si Jesus at ang kanyang tinerbaho sa krus, na tayo ay, na yung sin of the flesh ay kanyang kinondemned, kanyang namatay, at inilibing. Kaya sa paningin ng Diyos, wala na tayo. Kaya sabi ng 8:9, wala na kayo sa laman kung hindi kayo ay nasa Espiritu na. Amen. Ooh, glorified. Di ba? Napakasarap
tanggapin ang katotohanan na glorified ka na dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. In the sight of God. Past tense na po yan. Meaning, huwag ka nang mag-antayin para mag-glorified. Alino na sinasabi ng salita ng Diyos, we are already glorified in God's reckoning. It means you are not anymore sa tingin ng Diyos in this corrupt body. Why? Kasi ang tinitingnan niya yung ginawa ni Jesus. Sabi ng, yung nga, yung sinasabi ng Romans 8:9, you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you, now if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Kaya nga ang Holy Spirit talaga nasa atin eh. Bakit pa siya mananahan? Eh, talagang alam naman natin na, na kung bakit ang Holy Spirit during Old Testament, come and go, hindi mananatili kasi dahil nga sa bisa pa ng kasalanan, pero nagkaroon lang ng bisa ang ginawa ni Jesus at inalisan ang bisa ng kasalanan nung tayo ay tinubos sa curse ng kasalanan. Kaya hindi na tayo pwedeng pagharian pa ng kasalanan. Amen? Diba? Hindi na tayo pwedeng pagharian ng kasalanan. Nasabi nga ng 2 Corinthians chapter 15, hindi ako nagkakamali, verse 56. The sting of death, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang nagbibigay ng bisa sa kasalanan ay ang kautusan. And the good news is, ang sabi ng Galatians chapter 3, from verse 11 and 13, ganyan. Ang sabi doon ay, tinubos na tayo ni Jesus sa curse, sa sumpa ng kasalanan. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Alam nyo, kapag lamang talaga na ipo-focus natin ang ating isipan sa ganda ng Ebanghelyo, makakaroon ka na talaga ng kapayapaan eh, kagalakan. Dahil yun na yung pinaka-importante na tayo ngayon sa paningin ng Diyos ay pag-aari na niya. Wala na, tinapos na ni Jesus eh. Kaya nga, biyaya eh. Kaya magiging thankful talaga ang mga Kristiyano na nakaalam ng katotohanan ng Ebanghelyo. Palagi kang thankful. Diba? Palagi kang magpapasalamat kasi nakalampas na tayo sa krisis, sa kabulukan. Yun, ang napakaganda. Ano po, wala ka na sa place sa paningin ng Diyos. Kapag i-internalize mo o talagang i-meditate mo, nasa spirit ka na. Ngayon, maiintindihan natin nyo kung bakit sinabing walk in the spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Kasi, sa totoo lang, pag inunawa natin yung Romans 12:1, ang sabi doon na ihain ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Paano mo ihaain ang iyong katawan na banal? Hindi mo mamaintain sa sarili mong gawayan. Kung hindi, pupunta ka pa rin sa Espiritu, sa pananampalataya, so that you may prove what is acceptable, kung ano yung, para maging malinaw sa iyo kung ano yung katanggap-tanggap at mabuti, pleasing sa mata ng Diyos. Walang iba yun kung hindi yung ginawa ni Jesus na ating pinanampalatayanan at naunawaan at nalaman. Diba? So, wala ka na sa flesh, nasa Espiritu na tayo. Yun ang sinasabi ng Bible na dapat paniwalaan natin dahil wala namang makaka-escape sa paningin ng Diyos. Nakita na niyang lahat, di ba? Before pa, before the foundation. Kaya tayo nga, matatanggap na natin yung blessed ka na with all spiritual blessings. Past tense na rin yung blessed. So, walang tao makapagbibigay sa atin ng blessing na yan, pagpapala na yan, kundi ang Panginoon lang, ang Diyos lamang ang makapagpo-provide ng blessing na yan sa ating buhay. And even that holiness, yung sanctification na yan, na sinasabi dyan na pinili ka na before time. Diba? Kaya tayo ngayon ay banal. Sabi dito, it doesn't talk of sinlessness performance. Wala namang makagagawa nun, even pastor, even pa sinong ministro. Hindi tayo pwedeng maging hipokrito. Nagkakamali pa rin tayo. That's why, talagang tinapos ito ng ginawa ng Panginoon sa Espiritu. Kaya sabi niya, it doesn't talk of sinless performance or nor our outward appearance sa buhok, sa mga mahabang damit. Okay, alam naman natin kung ano yung simplicity na dapat natin gawin. Hindi naman tayo yung magbibihis ng parang hindi kagalang-galang or parang walang kayusan. Pero hindi ganoon ang holiness.
Ang kasi ang religious concept ng marami is holiness is outward, panlabas. But this is not the right definition. Ang tunay ng kabanalan ay, sabi dyan, holiness is sanctification or separation unto God's purpose. Anong separation at purpose ng Diyos? Yung ginawa ng Panginoon na isinugo niya yung kanyang anak at nakita na nga niya tayo. Basahin natin itong 2 Timothy chapter 1, verse 9. So, totoo lang, iniinganyo ko nga yung mga attender natin sa cell group na every time na may makikita kayo ng mga revelation, try to take note and then review. Sabi ko nga, sa katotohanan, umalis tayo sa pamamaraan ng religion na kung ano lang sabihin ng leader, yun na lang ang paniniwalaan mo. Ito yung time na maggamitin natin, binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng kanyang espiritu na hindi ka magiging sunod-sunuran sa ipangangaral sa'yo. Ikaw ang magpuprove, may reasoning ka, ang tao ay may reasoning para kung ano yung kanyang tatanggapin. That's why pag ito'y talagang sincero ka sa pag-aaral, sa pagkaalam sa katotohanan, napaka-importante no, nagre-research rin po tayo sa pag nagre-review ka. Diba? 2 Timothy chapter 1, verse 9, ang sabi dyan, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, o diba? Hindi sa ating performance, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob, o diba? Siya yung may purpose eh. At ayon sa kanyang ginawang kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan. O di ayon na naman yung ebanghelyo ni Kristo Jesus. Amen po ba? Maliwanag po ba? Kung bakit ikaw ay nasanctified na, binanal ka na, ayon sa purpose niya, hindi sa ating mga gawa or performance or outward appearance na sinasabi at tinuturo ng maraming religion. No? So malinaw yan. Before the world began, ito na yung purpose at layunin ng Diyos. Yung nga, uulitin ko, ano ang purpose ng Diyos? 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. For this is good and acceptable. Ito ang mabuti at katanggap-tanggap in the sight of God. In the sight of God, sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siya may ibig who desires all men to be saved. Na ang lahat ay maligtas and to come. Ay, so, ayan. So, makikita natin ano yung pinaka-purpose. Kung ano ang, malaman natin kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Ano ba ang mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Yung tayo ay makaalam, to come to the knowledge of the truth. Kasi hindi po pwedeng hindi mo alam. Mahirap yung, sabi ko nga, yung kung ano lang sabihin sa'yo, yes ka lang ng yes. Marami doon naliligaw. Ang mahalaga, ikaw mismo, ang bawat isa po sa atin, malaman natin ang katotohanan. Sabi naman ni Jesus, 8:32, you shall know the truth, and the truth will set us free. Diba? Saan? Doon sa mga maling kaalaman. Kasi nga, ang mga Hudyo, ang daming dinaanan ng mga dahil na-invade sila ng kung sino-sinong mga Gentile empire. Diba? Kung sino-sino, bali apat yan eh. Babylonian, Medo-Persian, Grecian, and then yung pinakahuli sa panahon ng Panginoon, Roman Empire. Na iba-iba ang paniniwala nito. At nagkaroon din sila ng kung ilang daang taon sa Egypt. So yung nakita na kagisna ng maraming mga henerasyon ng mga Hudyo, yung belief ng paganism. Yung paniniwala ng Egypt. Kaya kailangan nila talagang mabago yung kanilang isipan at makaalam ng katotohanan. Diba? Napaka ano talaga ng purpose ng Diyos to come to the knowledge of truth. And even us, sapagkat marami rin tayong mga paniniwalang kung ano-ano nung una na hindi umaayon sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na dapat na yung mga maling yun ay mabago. No? Kaya ang focus talaga ng gospel is yung mind, yung ating isipan. Ano po? Dahil ang ibig nga ng Diyos ay come to the knowledge of truth. Mamimiss kasi natin yung blessing na talagang pinapahalagahan ng Diyos.
Maliligaw tayo sa madami nating mga pumasok sa ating isipan ng mga pinagkaabalahan, no, na hindi tayo mabe-bless ng mga dati nating isipan. Ang blessing talaga ay nanggaling sa ginawa ni Kristo Jesus. Kaya ito yung pinaka-purpose, itong dalawang ito, na tayo maligtas at malaman natin ang katotohanan. Come to the knowledge of truth. Kung nabubuhay lang tayo according to God's purpose, then ito yung magiging katanggap-tanggap at mabuti sa Diyos in the sight of God. Hindi lamang dahil kinonfess mo, di ba? But by hearing and believing the gospel. Saved from corrupt and, sabi dyan, dark or evil mind. No, may evil mind tayo kasi anumang bagay na opposed sa kalooban ng Diyos, that is evil. Kahit pa mabubuting gawa, kung iyan ay opposed sa paningin ng Diyos, that is evil. Nakuha nyo ba? Kaya yung napaksa natin na si Peter ay wala namang parang masama doon sa suggestion niya. Sabi ni Peter ay, Panginoon, wag na sana mangyari ito sa iyo. Diba? Ano sabi? Na siya ay yung ibibigay sa mga soldiers at pagkatapos ay siya ay ipapako at mamamatay. Sabi, wag sana mangyari ito sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Satanas, sumalikod kita. Kasi ino-oppose niya yung kalooban sapagkat ang iniisip mo yung mga bagay dito lamang sa lupa. At hindi mo iniisip ang mga bagay ng sa Diyos. Talagang kung ano ang purpose ng Diyos, yun yung acceptable and good in the sight of God. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya first and foremost, ang dapat na unang mabago sa atin is the mind. Yung ating isipan. Kapag ikaw ay naligtas, di ba, meron tayong maraming nakamulatang pinagkaabalahan sa mundong ito na sinasabi na inaatupag. Ang sabi nga ng Panginoon, anong papakinabangin ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Di ba? Anong papakinabangin mo doon? Sige, nakamit mo lahat yan. Na-enjoy mo lahat yan. Wala namang masama. Gusto naman ng Diyos na mag-bless tayo even sa physical at material. Pero hindi yan ang agenda ni Jesus. Kasi ang dala-dala niya is eternal kingdom. Kaya marami na halos talagang nagpakaabala at naging kilala sa mundong ito. Pero asan na sila? Gan, wala na sila. Kasi ang lahat ng mga bagay sa lupang ito is pansamantala lang. When you got saved, natuto tayong tumingin sa mga bagay ng mas mahalaga, which are eternal. Nauunawaan niyo po ba kung bakit tayo lagi dinadala sa eternal na usapan? Spiritual things. O, di ba? So when you got saved, ang mababago sa iyo ay yung unang-una yung mind. Sabi ng Romans 12:2, kagaya ng sabi ko kanina na, renew your mind. Diba? Magbago kayo ng isip at huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Nung una, yung word kasi na doon, yung word na yon na sinasabi, yung old covenant system. Yung old temple system. Yun yung world nila. Kaya yun yung talagang buhay nila noon. Kaya sabi ni Paul, magbago na kayo na isa at huwag na kayong umayon sa old covenant system. Dahil tayo ngayon ay nasa new covenant. Para makita niyo kung ano ang mabuti. Kaya sabi diyan, renewing our mind by receiving God's knowledge and wisdom. Yan ang sinasabi ng Romans 12:2 na yung ating isipan ang ating ipa-priority na mabago ng mabago. Be not conformed to this world. Yan. Sa pamagitan lamang ng lahat ng nakikita. Kasi andun pa yung physical temple. Di ba? Andun pa yung mga physical na pamamaraan ng pagsamba nila sa Diyos. Nakatayo pa yon during that time. So, ang gusto ng Panginoon, kasi noon under the law, no, captive ang isip nila ng kautusan. Ang gusto ng Panginoon, makaptive sila na yung kanilang kaisipan ay makaptive ng kagandahang loob o ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya talagang ang mga apostol noon ay talagang walang ibang sinasabi kung hindi ang patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang kamatayan sa krus at yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kasi, sabi dyan, gusto ng mga apostol na kung anong nakita nilang ganda ng biyaya
ayon din ang ma-share nila. Kasi yung physical things, given na naman yan eh. Totoo naman eh. Yung physical things, given na yan. Kaya dapat, napakahalaga na makita yung treasure ng knowledge and beauty of the gospel of Christ. Yung kagandahan. Kaya yung kaalaman, doon mo lang makikita yung ganda ng ginawa ni Jesus. Pag talagang naging maliwanag ang pagkaalam mo, ano po? Ngayon, how can you renew your mind? By receiving things from God or knowledge from God. Para maalis yung mga false things, yung mga maling kaisipan. Sabi nga, learning is unlearning. Means, nag-aalis ka ng dati mong alam. Pinapalitan ang nagpapalit ka ng knowledge. Kumbaga, parang sa computer, ano po, nagde-delete ka ng mga wala nang kwenta. No? Nagda-download ka ng much better things at dinidelete mo yung mga wala nang kwenta at walang katotohanan. Nagda-download ka ng mas may value doon sa iyong isipan. Yun ang pakinabang nung lagi kang nakikinig. Kung baka sinasabi na, faith cometh by hearing and hearing by the gospel of Christ. Yun yung original po doon eh. Hindi lamang word of God, kundi gospel of Christ, aral ni Kristo. So, sabi nga doon, paano silang mananampalataya kung walang nangangaral? At paano naman silang mangangaral kung wala namang isinusugo? Ang sabi ko doon sa Bible study sa cell group o sa diyan sa bawat lugar, pag kayo na master ninyo ang kagandahan ng ebanghelyo, doon lang naman yung nakapokus sa ano eh, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang pagkabuhay na maguli, eh tayo yung isinusugo sa panahon na to. Basta't maliwanag ang pagkaunawa natin sa ginawang tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. So, pag napuno muna tayo ng pag-ibig, kaya naalala ko yung sabi ng isang preacher, huwag niyo munang isugo agad ang iyong mga miyembro ng soul winning. Mapuno muna sila ng pagmamahal ng Diyos. Saan man gagaling yon? Sa pagkaalam sa ebanghelyo, dahil andon yung pag-ibig at kapangyarihan para sa kaligtasan. Amen. Amen po ba? Mapalad po ba tayo? So, napakahalaga ng renewing of mind. Di ba? Yun yung sinasabi na, so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ano po? If you are living in the perfect will, ano pa hahanapin mo sa buhay? Okay, dumarating ang problema, dumarating minsan ang krisis, dumarating minsan pang buong mundo, pandemya, pero nananatili pa rin sa'yo, ikaw ay nasa perfect will, nasa kalooban ng Diyos. So it's all in the mind. Pag nawala ang kalooban ng Diyos sa tao, meaning, ang will ng evil ang nasa kanya. Ganun na totoo nun. Yun lang naman ang magiging kalabasan nun. Pag wala ka sa will ng Diyos, ay di, ang will ng evil o ng masama ang nasa sa iyo. Kapag ikaw ay nabubuhay sa sarili mong pamamaraan, walang satisfaction, palaging kulang ang tao, palaging may fear, walang pag-iingat, di ba? Pero ang kagandahan na pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, may mag-neutralize sa buhay na to. Kung ano yung, nalalaman mo kung ano yung dapat mo munang value sa buhay. Hindi magiging magulo o confused ang isip mo. Kasi ayaw ng Diyos na lagi ka nasa trouble. Sabi nga ng 2 Corinthians 2:16, kapag tayo ay napupuno ng kalooban ng Diyos, yung mind natin ay napupuno ng kaisipan o ng salita ng Panginoon o ng Ebanghelyo ni Kristo, we have the mind of Christ, sabi diyan. Diba? But we have the mind of Christ, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kapag nalaman natin kung ano yung dapat natin i-priority, ayan, makikita natin na yun nga, hindi mo iiwan ang salita ng Diyos sa buhay mo. Lagi mong kapartner yan. Sa bawat aspeto ng buhay mo, sa pamilya mo, sa personal, sa pamilya, and sa pakikipag, sa social, sa church, sa katawan, sa bahag, sa mga bawat kapatid, and then sa komunidad, dala-dala mo yung mind na yan na lagi nag-neutralize dahil ikaw ay nasa perfect will ng Panginoon. Amen po ba? So, makita natin na nagkaroon tayo ng tamang instruction
mula sa salita ng Diyos. No? How mind is spiritual things. Ang spiritual, hindi pwedeng mag-go along sa flesh. Kaya ang tao, pag hindi saved, hindi mo pwedeng isaksak sa kanya ang kaisipan na to na ibig ng Panginoon. Kasi wala silang appetite doon. Sabi ko nga, kung alimbawa yung kabayo, kapag hindi nauuhaw yan, kahit anong hila mo dyan, para anyan yung tubig, isang batya, hindi yan iinumin. Kasi hindi siya uhaw. Pero yan daw kabayo, pag talagang uhaw, naku po, hindi mo na mapipigilan yan. Talagang halos ubusin yan, yung tubig, dahil uhaw siya. Alam nyo, tayong mga anak ng Diyos, nagpasimula tayong parang sanggol, nung tayo na born again. Instinct, sabi ko nga, instinct na talagang pagka isang baby na talagang normal na isinilang, hahanapin niya talaga yung gatas. Di ba? Tama po ba? Hahanapin niya talaga yung gatas. No? Kaya makikita natin, yan yung sinasabi ng 2 Peter chapter 2, verse 2. Ano sabi ng 2 Peter chapter 2, verse 2? As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Kita naman natin, ang baby, kinakailangan siyang lumago. Ayan, we have to grow like a newborn baby. Sa totoo lang. Hindi ka dapat manatiling bata. Diba? Kaya, kung ako man ay babalik, sabi doon, ang Diyos mismo ang nagkakaloob sa Ephesians 3:16, sabi doon, that He may grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by the Spirit in the inner man. So, ang lumalago sa atin, yung inner man, yung mind natin. That's why, makikita ninyo, napakahalaga na yung ating isipan ay mapuno ng karunungan at kaalaman ng Ebanghelyo. Yan yung pinalalakas. Kaya pala nasabi ni Apostol Pablo na bagaman ang tol ng panlabas namin ay pahina ng pahina, pero ang aming taong panloob, yung inward man, is nakapokus yun sa ating mind. Yung ating inward man ay palakas ng palakas. Di ba napakaganda? Baliktad eh. Yung ating physical, habang tumatagal, pahinaya ng pahina. Pero ang maganda, yung inward man, palakas ng palakas. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory to God. So, natural, you have to desire. Kailangan lagi kang nagnanasa. Ang taong ligtas, naghahanap ng spiritual things. Huwag niyong kalilimutan yan. Pag ikaw ay ligtas, ang lagi mong priority is spiritual things. Kasi alam mo na yung physical naman, given na yan. Naghahanap siya ng yung bata naghahanap ng pagkain. Para mag-grow, kailangan niya ng una gatas, tapos solid foods. Ganon din tayong mga mananampalataya, salita ng Diyos. Kaya sinabi na ng 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Now I beseech you brethren by the name of our Lord Jesus Christ that you all speak the same things. Magkaisa tayo na ito yung dapat nating maging journey. And that there be no division among you. Ito yung dapat natin pagkaisahan. At wala tayong dapat pagtalunan sa Ebanghelyo ng Panginoon. But that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Diba? Iisa ang ating isipan. At yun ay ang isipan ng Diyos na tayo ay iligtas na, naligtas na, tapos lumago sa kaalaman ng katotohanan ng Ebanghelyo. Malinaw po ba ito? Diba? Bless po ba kayo? Amen. Praise God. So alam niyo yung journey natin. Alam niyo pinakabuhay natin. Wala nang hihigit dito. Wala nang hahalaga dito. Praise God. Ito yung ating ipag-pray. Okay. Maganda ang dumami tayo, pero dumadami sa paglago sa kaalaman ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Praise God. And sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3, keep the unity of the Spirit. Diba? Keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ayan. Dito tayo nagkakaisa. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Apakahirap pag hindi tayo nagkakaisa sa katotohanan na to. Pero ito yung talagang nakalulugod at mabuti sa paningin ng Diyos.